Hello guys, meron lang akong i-flex sa inyo. Kanina lang ako. Kanina ko lang nito na experience. First time ko rin ng ganito sitwasyon. Itong puti na to na sasakyan, di ko alam kung Nissan to. Di ko alam guys, tama nyo lang ako ha kung mali ako. Di ko alam eh. Pero sa tingin ko, may mali dito sa kanya eh. Yung kalsada niyan, hindi naman siya masyadong maliit. Tingnan mo yung ano niya, yung distansya doon sa kanan sa kaliwa. Kasama ako na malaki pick up ako eh, siya, kotse lang. Di ko alam kung bakit dito siya dumaan sa medyo pakanan. Dito talaga, ang laki ng distansya na dito sa kaliwa. Gaya ng ginawa ko, ako talaga dumikit ako dito bandang ano, pero hindi naman ako magpasa sa lane ko para nang mag-ibuya ko sa mga motor. Itong kaniyang ginawa, parang hinati na yung dapat daanan ng motor sa gilid sa kadaanan niya. So dito kaya motor nahirapan, no? Tapos nung nakalagpas na itong mga motor sa kaniya, ngayon ang ginawa niya, lagi siyang nagbibrake. Ang layo na ng kanyang kasunod, hindi pa rin siya umabante ng mabilis. Ang ginawa niya, brake ng brake. Nakita ko si Manong, yung matanda na, hindi naman ito first time na driver siguro. Kaya sabi ko, nababasa ko na yung utak nito. Sabi ko, delikado itong ginawa ni Manong. Sundan ko lang siya, hindi ko siya ino-overtikan. Kasi pag ino-overtikan ko ito, alam ko na gagawin nito. Hinto siya, no? Hinto yan, ng konti, dandahan. Pag nag-overtake na ako, didiretso yan. Yan ang nasa utak ko nun. Kaya ito yun, no? Nag-break siya na wala namang crossing, wala namang intersection, walang tumatawid. Tapos ang layo na ng agwat niya. Tingnan nyo guys, makikita mo naman eh. Yung kasunod niya, ang layo-layo na, tingnan mo. Wala na. Pero ang takbo niya, no? Panay-break pa. Kaya kung tayo, mainit ulo natin, huwag natin, hayaan na lang natin siya. Kasi mahirap na eh. Baka magbayar na ng katulad yung mga kalbo na mga matanda na nagbabayar dahil init ang ulo, matanda na nga. Pero ako, narespeto ko rin naman matanda, may tatay ako. Kaya huwag naman sana ng mga ganito sitwasyon. Ito, hihinto siya dito pero hindi siya nagsisignal na hihinto. Dapat sisignal ka, di ba? O, yan. Kasi pag umivertic ako dito, ang daming parating, baka bibilisan niya. So, kung nangyari, babangga ko siya, para ako mabangga. Ang ginawa ko dito, huminto na naman yan. Ipagkakataon ko na wala nang kasalubong. Kaya mabertik na ako. So kayo naman kasi guys, kung tama ba siya or ako ang mali. Salamat!